Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong, maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, tulad ng mga aswang at iba pa. May bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pag-suporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Sa isang maliit na nayon na nakatago sa kagubatan, may isang babae ng karaniwang anyo na nagngangalang Maria. Siya ay isang masigla at masunurin na naghahanap ng kahulugan sa mundong ito. Isang gabi, habang naglalakad si Maria pauwi mula sa simbahan, bigla siyang nabighani sa isang kakaibang awit na naglalaro sa hangin. Mistulang tinatawag siya ng misteryosong tinig, at hindi niya napansin na ang kanyang mga paa ay unti-unting dumadaan sa mga halaman patungo sa madilim na kagubatan. Nang mapansin ni Maria na siya ay malayo na sa kanyang tahanan, napagtanto niyang napadpad na siya sa lugar na di pamilyar. Naroon siya sa harap ng isang malalim na kagubatan, at tila ba may kakaibang lihim ang nagtatawag sa kanya. Bago siya makapagtanong, isang engkanto ang lumitaw mula sa ilalim ng kahoy. Isang kamukhang lalaki na puno ng misteryo at daye. Maria, ang iyong pagdating ay pinakahinintay. Ang boses nito ay gaya ng kantang bumabalot sa kagubatan. Si Maria ay napalibutan ng mahiwagang liwanag mula sa kanyang paligid. Habang ang engkanto ay nagpapatuloy sa kanyang pangako, ikaw, Maria, ay hinirang na tagapagtaguyod ng balanse sa mundong ito. Bilang mortal na napiling magsilbing tulay sa pagitan ng mga nilalang ng kagubatan at mga tao, ang iyong pagdating ay may malalim na kahulugan, paliwanag nito. Habang binubukas ang mga lihim ng kanyang misyon, bagamat labis na naguguluhan, nagpa siya si Maria na makinig at malaman ang kanyang papel sa mundong ito. Dala ng tadhana, tinanggap niya ang misyon na ibinigay sa kanya ng engkanto. Binuksan ng engkanto ang isang maliit na pinto sa pagitan ng dalawang mundong ito, ang mortal at engkantadong kaharian. Sa pagtawid ng pinto, nadatnan ni Maria ang isang kamangha-manghang mundo na puno ng kagubatan, mga engkanto, at misteryo. Sa paglipas ng mga araw, tinuruan si Maria ng mga engkanto tungkol sa kanilang mga gawi at kaugalian. Natutunan niya ang mga lihim ng mga halaman na may kapangyarihan at ang pangangailangan ng balanse sa buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aaral, hindi niya naiwasang mamis ang mundong iniwan niya, ang pamilya, mga kaibigan, at ang dating buhay na kanyang kinagisnan. Mayroong pangungulila sa kanyang puso, at nagiging lalong matindi ang pangungulila sa bawat patak ng ulan na bumabalot sa kagubatan. Nang maganap ang isang pangyayaring magdadala kay Maria sa malalim na pagsubok, nagtataka siya kung kaya ba niyang panindigan ang kanyang misyon bilang tagapagtaguyod ng balanse. Isang araw, habang si Maria ay naglalakad sa ilalim ng kagubatan, bigla siyang hinabol ng malakas na ulan. Lumakas ang agos ng tubig mula sa isang malaking ilog sa kagubatan. At naisip ni Maria na ito ay pagsubok na kanyang dapat harapin. Dahil sa kanyang pagiging mortal, kinailangan niyang manindigan sa harap ng malakas na agos. Dala ng kanyang mga natutunan mula sa engkanto, isinagawa ni Maria ang mga teknik upang maharap ang pagsubok. Tinuruan siyang makinig sa ugong ng tubig at ramdam ang ritmo ng kalikasan. Sa kabila ng ulos, nagtagumpay si Maria na malampasan ang pagsusubok. Dahil dito, mas lumalim ang pag-unawa niya sa kanyang sarili. At sa kanyang misyon, ang pagiging matatag at makapangyarihan ng tubig ay nagdulot ng bagong lakas sa kanyang katawan at kaisipan. Sa kanyang pagbabalik sa engkantadong kaharian, nagbago ang kanyang anyo. May bagong kintab ang kanyang mga mata, at ang kanyang balat ay nagningning ng parang alon sa ilalim ng buwan.
Ang engkanto ay numingiti ng may pag-asa, sapagkat, nizuayan niya ang pag-unlad ni Maria. Ngunit sa likod ng tagumpay, nararamdaman pa rin ni Maria ang pangungulila sa mundong iniwan. Hindi maalis ang alaala ng kanyang mga minamahal sa mortal na buhay. Sa puso niya, may tanong na naghuhumiyaw. Kakayanin ba niyang isakripisyo ang kanyang sariling kaligayahan para sa balanse ng dalawang mundo? Ang kaharian ng mga engkanto ay naging saksi sa pag-unlad ni Maria. Ngunit may isa pang elemento na kanyang dapat harapin, ang apoy. Isa itong malupit na pagsusubok na naglalaman ng mga lihim na kakaiba sa puso niya. Sa ilalim ng gabing puno ng mga bituin, dinala si Maria sa isang lugar kung saan ang mga bahaghari ng apoy ay naglalaro. Iniutos ng engkanto na maranasan niya ang init ng apoy at mahanap ang balanse sa loob ng sarili. Naglakbay si Maria sa gitna ng mga kampanang naglalakihang apoy, tila ba kanyang kinakalaban ang sarili habang kinakaharap ang mainit na pagsusubok. Dama niya ang init na damapo sa kanyang balat at nagpalakas sa kanyang diwa. Sa paglipas ng mga oras, natutunan ni Maria na ang apoy ay hindi lamang nangangahulugang destruction, kundi nagdadala rin ito ng pagbabago at bagong simula. Sa pagyakap niya sa init ng apoy, natagpuan ni Maria ang lakas na kailangan para magsilbing tagapagtaguyod ng balanse. Habang bumabalik sa engkantadong kaharian, napagtanto ni Maria na bawat pagsusubok ay nagdadala ng bagong kahulugan sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-unlad, hindi pa rin matitinag ang pangungulila sa mundong iniwan. Ang kanyang paglalakbay sa pagitan ng mga mundo ay nagpapatuloy. At sa bawat pagsiklab ng apoy, ang diwa ni Maria ay nagiging mas matatag at naglalaman ng mas malalim na pangunawa sa kabigwang tinatahak niya. Sa paglipas ng mga buwan, nadama ni Maria na ang kanyang pagiging tagapagtaguyod ng balanse ay nagiging mas malalim pa. Ngunit may isang gabi, habang siya ay naglalakad sa kagubatan, biglang naramdaman ni Maria ang pamilyar na hangin na una niyang narinig noong kanyang unang pagdating sa engkantadong kaharian. Isang matamis na awit ang bumabalot sa hangin, nagdadala ng alaala ng kanyang dating buhay sa mundong mortal. Naglakbay si Maria sa direksyon ng awit at doon ay nadatnan niya ang isang malamlam na ilaw na naglalarawan sa isang lihim na pinto. Sa pagbukas ng pintuan, bumukas ang portal patungo sa mundong iniwan niya. Doon ay napagtanto ni Maria na ang mga pamilya at kaibigan na iniwan niya ay naghihintay pa rin sa kanya. Ang mga bagay na iniwan niya, gaya ng pag-ulan, pamilya, at mga kaibigan, ay nagdulot sa kanya ng matinding pangungulila. Tinawag siya ng hangin, ang awit ng kanyang nakaraan, ngunit sa puso ni Maria. Nadama niya na kahit mortal siya, may misyon siyang kailangang tapusin. Inilagay niya sa kanyang isipan ang mga bagay na natutunan niya sa engkantadong kaharian at kung paano niya nahanap ang balanse. Hindi na kinailangang magsalita ang engkanto. Sa kanyang mga mata, nizuayan ni Maria ang pangunawa. Dahil sa kanyang matinding pangungulila, nagtagumpay siya sa pagbalanse ng mga mundong kanyang kinabibilangan. Sa pagbabalik ni Maria sa engkantadong kaharian, dala niya ang bagong kahulugan ng buhay at ang pag-ibig para sa dalawang mundo. Nagsimula siyang magsanay ng mga bagong habilidad na natutunan mula sa kanyang paglalakbay, handang harapin ang hinaharap na puno ng kaganapan at lihim. Ang pag-usbong ni Maria bilang tagapagtaguyod ng balanse sa dalawang mundo ay nagpatuloy sa gitna ng kagubatan. Isinakatuparan niya ang kanyang misyon ng may pananampalataya at pag-asa na ang pagkakaiba ng dalawang mundong ito ay maaaring magtagumpay sa pagsasama. Naging malapit na kaibigan ni Maria ang mga engkanto at nagtagumpay siyang ituro sa kanila ang mga bagay na natutunan niya sa mundong mortal. Sa kanyang mga kamalian at pagtagumpay,
naging daan siya upang maging halimbawa ng pagkakaisa sa pagitan ng engkanto at mortal. Isang araw, habang siya ay naglalakbay, kasama ang ilang engkanto, natuklasan ni Maria ang isang sinaunang ritual na maaaring magdala ng tunay na pagkakasundo. Ipinasya niyang gawin ito sa pangunguna ng kanyang mga kaibigan sa kaharian. Ang ritual ay isang masalimuot na proseso na naglalaman ng pagsasama ng mga elemento mula sa dalawang mundo. Sa pamamagitan ng awit, sayaw, at ritual na ikinitok ng malakas na pagsusumpa. Nagtagumpay si Maria na ituno ang kanyang kapwa mortal at engkanto sa isang magkasundo at mapayapang pag-uusap. Ang ritual ay nagdulot ng malakas na kaharian na puno ng pagkakaisa at respeto. Ang dalawang mundo ay nagiging mas magkakaunawaan at nag-uumapo ang bagong simula para sa lahat. Sa tagumpay na ito, si Maria ay itinuring bilang bayani sa engkantadong kaharian at naging inspirasyon sa mga mortal. Ang kanyang kwento ay nagdulot ng pag-asa at lihim sa mga puso ng mga tao at engkanto. Nagpapatunay na maaaring magtagumpay ang pagkakasundo sa kabila ng mga pagkakaiba. Sa kabila ng mga tagumpay at pagsasama ng dalawang mundo, may isang panganib na sumiklab sa engkantadong kaharian. Isang lihim na naglalaman ng panganib ang unti-unting nagiging alingaungaw. Isang matindi at masalimuot na puwersa na nagdudulot ng pangamba sa lahat. Si Maria, na ngayon ay kinikilala na bilang pangunahing tagapagtaguyod ng balanse, ay napagpasyahan na hanapin ang pinagmulan ng alingaungaw. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan na mga engkanto at mortal, naglakbay siya patungo sa masalimuot na kagubatan kung saan nagmumula ang mapanganib na puwersa. Dala ng kanyang mga natutunan, si Maria ay nagtagumpay sa pagharap sa mga hamon na dala ng alingaungaw. Tinuklas niya ang mga sekreto ng nakaraan at ang mga kahinaan ng kaharian na nagdudulot ng panganib. Sa isang mapanuring pagsusuri, natuklasan ni Maria na ang alingaungaw ay isang resulta ng hindi na ipaliwanag na galit at hinanakit ng ilang engkanto na napag-iwanan ng panahon. Ipinagtapat niya ito sa mga kinatawan ng kaharian na nagdulot ng malalim na pangunawa sa kanilang sarili at sa kanilang mga kapwa. Sa pagkilos na ito, nagdulot si Maria ng pagbabago sa engkantadong kaharian. Ang mga engkanto na may matagal nang hinanakit ay natutunan ang halaga ng pagpapatawad at pagkakaroon ng respeto sa isa't isa. Ang alingaungaw ay unti-unting naglaho, at ang kaharian ay bumangon mula sa takot at pangamba. Sa pagtatapos ng alingaungaw, nagusbong ang mas matibay na ugnayan sa pagitan ng mga mortal at engkanto. Si Maria, na naging daan sa pagpapalapit ng dalawang mundo, ay nagtulungan kasama ang kanyang mga kaibigan upang mapanatili ang balanse at kapayapaan sa kaharian ng engkanto. Naging lihim na tagapagbantay si Maria, patuloy na nagbabantay sa kaharian at nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga mortal at engkanto. Ang kanyang kwento ay nagiging bahagi na ng mga alaala ng kaharian. Isang paalala ng kakayahan ng pagkakasundo at pag-ibig na nagdudulot ng lihim na kapayapaan sa mga puso ng bawat nilalang. Sa pagtatapos ng mga pagsubok at panganib, natagpuan ni Maria ang kanyang sarili na nagbabalik sa mundong mortal. Subalit, kasabay nito, nararamdaman niya ang pangungulila sa kaharian ng mga engkanto. Habang nakatingin si Maria sa magandang tanawin ng kagubatan, napagtanto niyang may mas malalim pa siyang misyon na kailangang gampanan. Ang balanse na kanyang itinatag ay kailangang mapanatili hindi lamang sa kaharian ng mga engkanto, kundi maging sa mundong mortal. Sa pagsilang ng bagong yugto, tinanggap ni Maria ang kanyang papel bilang tagapagtanggol ng kaharian ng mga engkanto at tagapagtaguyod ng pagkakasundo sa mga mortal.
Ang mga engkanto, sa kabila ng kanilang natatanging kapangyarihan, ay nagbigay ng kanilang tiwala kay Maria, na magsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Nagsanay si Maria ng mga bagong kasanayan at pamamahagi ng mga aral sa mga bagong henerasyon ng mga tagapagtaguyod ng balanse. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mortal at engkanto na nagbubuklod para sa ikabubuti ng kanilang mga mundong kinabibilangan. Sa bawat paglipas ng araw, mas naging malakas si Maria sa kanyang misyon. Ang pagkakasundo ng dalawang mundo ay nagpatuloy, at ang pagbalanse ng puwersa ay naging bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay sa mga mundong ito. Sa pag-usbong ng bagong yugto, si Maria ay nanatiling huwaran ng pagkakasundo at pagmamahalan. Ang kanyang kwento ay nagdulot ng pag-asa at lihim sa mga puso ng bawat nilalang. Naglalaman ng pangako na ang pagkakasundo ay maaaring maging pundasyon ng mapayapang bukas para sa lahat. Sa paglipas ng mga dekada, mas naging matatag ang pagkakasundo sa pagitan ng mga engkanto at mortal sa pangunguna ni Maria. Ang mga henerasyon na sumunod sa kanya ay tinulungan sa pagpapalaganap ng kaalaman at pag-unawa sa pagkakasundo. Sa kabila ng tagumpay, may isang malupit na pagsubok na dumating sa kaharian ng mga engkanto. Isang puwersang mas malakas kaysa sa alingaungaw ang bumabalot sa kagubatan, nagdudulot ng agam-agam sa mga puso ng mga nilalang sa mundong engkanto. Hiniling ni Maria sa mga pinuno ng kaharian na hayaang siya ang magsilbing tagapagtanggol. Binubuo niya ang isang makapangyarihang grupo ng mga mortal at engkanto na magkakasama upang harapin ang bagong hamon. Naglakbay sila sa masalimuot na bahagi ng kagubatan, dinala ng hangin ang mga tinig ng pag-asa at lakas. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan ni Maria ang pinagmula ng masalimuot na puwersa na tila ba naglalaman ng paghihinakit ng isang nilalang na nagtagumpay na mapawi ang pagkakasundo. Sa isang matindi at makatutubong laban, nagsanib puwersa ang mga mortal at engkanto sa ilalim ng pamumuno ni Maria. Sa bawat sumpa at panganib, ang grupo ay nagtagumpay na higaita ng kanilang sarili at mapanatili ang tagumpay ng pagkakasundo. Pagkatapos ng paglaban, ang buong kaharian ay nagdanas ng katahimikan at kapanatagan. Ang mga mortal at engkanto ay nagsanib puwersa hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin para sa kinabukasan ng mga henerasyon. Ang tagumpay ng pagkakasundo ay ipinagdiriwang sa buong kaharian. Pinarangalan si Maria at ang kanyang grupo ng mga mortal at engkanto bilang mga bayani na nagdala ng pag-asa at lihim sa kaharian. Alam ni Maria na ang pagkakasundo ay isang walang katapusang paglalakbay. Handa siyang magpatuloy sa pagtataguyod ng balanse, pagmamahalan, at pagkakasundo, at nangakong mananatili ang kanyang pagtulong sa mga mundong mortal at engkanto. Sa paglipas ng mga taon, ang kaharian ng mga engkanto at mortal ay nagbukas ng mas matindi pang ugnayan. Ang pagkakasundo ay naging halos natural na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa likod ng mapayapang takbo ng kaharian, may isang lihim na nagbubukas ng isang yugto ng pagbabago. Si Maria, na nagtagumpay sa kanyang mga misyon at nagdala ng pag-asa sa kaharian, ay napagtanto na ang kanyang panahon ay dumating na sa wakas. Isinagawa niya ang isang mabisang ritual na nagdadala sa kanya ng mga alaala ng kanyang mga tagumpay at nagpapahinga sa kanyang damdamin. Habang siya ay nakaupo sa ilalim ng puno ng kaharian, isang engkanto ang lumitaw na may kaharian na ang pangalan ay naiwan sa alaala. Ang engkanto ay nagdala ng masamang balita, may isang malupit na panganib na darating, isang puwersa na maaaring magdulot ng pag-aalit ng dalawang mundo. Kahit na ang mga tagapagtaguyod ng balanse ay nagtagumpay noon, inunahan ni Maria ang pag-aalit. Tinanong niya ang engkanto kung paano maiiwasan ang darating na panganib,
at ipinangako niyang gagampanan ang kanyang papel sa pagtuturo sa mga henerasyon na susunod. Sa kanyang pagpapatuloy ng misyon, natuklasan ni Maria ang isang sinaunang pahayag na naglalarawan ng solusyon. Ipinapasa niya ito sa kanyang mga tagapagtanggol, nag-iwan ng gabay, na makakatulong sa pagtutulungan ng mortal at engkanto. Habang si Maria ay naglakbay sa direksyon ng pahayag, ang mga mortal at engkanto ay nagsanib puwersa upang harapin ang darating na panganib. Sa bawat hakbang, nakakamit nila ang isang mas malalim na pangunawa sa kanilang sarili at sa isa't isa. Sa wakas, nang makamit nila ang sagot sa paalala ni Maria, nagtagumpay silang ipanatili ang balanse at pagkakasundo. Ang malupit na panganib ay napawi, at ang kaharian ay nanatiling mapayapa at progresibo. Nang mapadpad si Maria sa kaharian, natanto niyang ang kanyang papel ay tapos na. Ngunit sa kabila ng pagtatapos, ang kanyang alaala at mga aral ay nananatili. Ang kanyang kwento ay nagiging bahagi ng mga pagtatanghal at alaala, isang panghabang paalala sa halaga ng pagkakasundo, at tagumpay laban sa anumang hamon ng buhay. At dito nagtatapos ang kwento, Gumagalang, Risa. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.